Binibigyan pa ng hanggang sa katapusan ng Nobyembre ang mga employer para sa kanilang hulog sa Social Security System. Sakop nito ang mga hindi naibigay na kontribusyon mula pa noong Pebrero. Binibigyan din ng kaparehong deadline ang pagbibigay ng hulog sa mga self-employed, voluntary at non-working spouse, maging ang mga employer para sa kanilang mga kasangbahay. Maaaring bayaran ang kontribusyon online pero pakiusap ng SSS, gawin na ito agad bago ang deadline. Samantala, nagbibigay naman ang pagkakataon ng Pag-ibig Fund para pahabain ang panahon ng pagbabayad ng mga housing loan sa pamamagitan ng Special Housing Loan Restructuring Program. Kabilang sa programa ang pagpapababa ng monthly dues, pag-aalis ng mga penalty sa mga di nabayarang hulog at ang pagpapalawig sa pagpapatuloy ng pagbabayad sa mga buwan ng Disyembre ngayong taon hanggang March 2021. Una nang nagbigay ng 60-day grace period ang Pag-ibig para sa iba't ibang loan program nito alinsunod sa nakasaad sa Bayanihan Tulo. Ang programang ito ng SSS at Pag-ibig ay bilang konsiderasyon ng gobyerno sa epekto ng COVID-19 pandemic sa ekonomiya at hanap buhay ng mga miyembro nito. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.